Isa na po magandang araw sa ating mga viewers. Dito na po tayo sa panibagong episode ng ating channel upang silipin po ang isang mango farm na residential po dito po sa bayan po ng Kuya po na Nueva Ecija. So, ang layo po natin sa Manila is nasa 2 to 2.5 hours drive po through NX Tiplex po yan, no? Sa, tapos, ang layo po natin sa town proper is na siguro mga around 3 to 4 kilometers away lang po, no? Tapos, ang layo natin sa Tiplex siguro mga 20 minutes drive lamang po. So, yan po yung location ng binibenta po natin na ito. So, ang binibenta po natin ay residential farm lot. So, papansin nyo po, may mga kapitbahay na rito sa katabi. Ayan, no? Sako po ito ng barangay. May linya na rin po ng internet. May linya na rin po ng kuryente. So, ayan po yung kuryente, saka internet. So, tapos, ang frontage po nito is nasa around 50 meters frontage. So, simula po dyan sa poste na yan. Actually, lagpas pa rito ng konti. Hanggang dun po sa may nakatayo yung tao na yun. So, ang mangga po nito ay 8 piraso. Tapos, may 8 siniguelas. So, napakaganda pong farm nito. So, papansin niyo po, may siniguelas na rin ako nakikita rito. Ayan, may siniguelas. Namumunga po yan. Kaya lang dry season ngayon ng siniguelas. Kaya hindi po siya nakapanahon. So, yung mangga naman po niya is fully grown na po. So, namumunga na po yan. Ay, namumulaklak nga po yung ano. Kaya lang, hindi pa siya full blossom na namumulaklak. Pero namumulaklak na po yan. Namumunga na po yan. So, ang frontage niya po is 50 meters. Kung mapansin niyo po, lahat po yung frontage na yan sa kanya po yan. Tuturo ko po dun sa kabila kung hanggang saan yung muhon. Ito po ay Barangay Road. So, ang frontage po nito ay Barangay Road. Saka, ang kagandahan po rito sa farm na ito is napakalapit po nito sa tourist spot po ng kuya po. So, kahapon po, nakita namin si Drew Arellano kahapon dito sa Colosmo Hills. Nagbablog siya ng Rancho de Cabiliu. Binablog niya yung Rancho de Cabiliu. So, ito pong lugar na to is napakalapit po rin sa area na yon. So, kumbaga talagang ito po ay na walking distance lang po rin sa tourist spot. So, ito po yung muhon na sinasabi ko. So, from dyan, hanggang doon sa poste na yon, yon. So, ganyan po yung frontage niya. More or less po, 40 to 50 meters frontage po. So, papasok po ako sa loob. Tapos, nakabakod na rin po yung harapan niya. Kung papasin nyo po, nakabakod na ng cyclone wire. Ayan. Ayan, nakabakod po siya. Sa kakawayan. Pero, pwede nyo pong papalitan yan. Anytime, pagka po gusto nyo magpabakod ng konkreto o nung concrete po. So, ito po yung loob. So, kasama po yung mangga na yan. Saka po yan. Ayan. So, kung papansin nyo, malalaki na rin ano rito, yung mga mangga. Tapos, dito sa part na to, may open space rito. Kaya lang, medyo madamo. Dalangan lang hindi nalilinis itong part na to. So, tinalahib na siya. Pero, madali lang naman pong patayin yung mga ano na yan. So, hanggang dyan po yung property. Dyan sa mga kawayan po na yan. So, 5,500 square meter po ito, no? So, yan. Napaka small cut lang po. So, sa mga nag-aaral may small cut na gusto lang may uwian dito sa probinsya, eh baka po sakaling pwede nyo i-consider itong farm na ito. Maganda po. Napakaganda po rito. Tapos yung ano niya, pababang ganyan, slope. Ah, sorry. Yan. Kasi ito medyo mababa yung part. So, walang baha. Hindi po binabaha ang kuya po, no? So, napakaganda po nung lugar na ito. Sa totoo lang po, napag-usapan namin kahapon nung isang nag-invest dito sa kuya po. Sabi niya, sa totoo lang, dito na lang mura sa kuya po. So, talaga pong siguro ito yung right time to invest para makakuha po kayo ng isang kaprasong lupa po dito sa kuya po. Baka po sakaling consider nyo, no? So, ayan. At least, napasili po namin itong isang farm na ito sa inyo. So, yun lamang po. Until my next vlog po. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. I-hit yung po yung notification bell. Nung sa ganun po is lagi po kayong updated sa aming mga listing. So, yun lamang po. Until my next vlog po. Hope to see you soon. And paalam!
sits with.